morning, good afternoon, good evening, no? Eh, bago na naman tayong vlog, no? Matagal tayong hindi nakapag-vlog, eh, no? Hindi naman sobrang tagal, no? Pero, kasi everyday nagbablog ako, eh, no? Ano itong binablog natin ngayon, guys, no? Ano itong binablog natin? Ano ito? Pencil shopping, eh, no? Vintage, no? Yung coin, hindi muna tayo nag-vlog nyo. Kasi nga, gusto ko, pinipili ko muna yung coin na ibablog ko. Yung medyo may value, no? Saka, tawag nito, yung ganito kasi, yung content natin, sa kayo nakaraan, guys, naggawa tayo ng aircon. Gumagawa ako ng aircon. Siguro sa mga vlog ko nakita nyo, gumagawa ako ng aircon. Ngayon, ito binlog ko kasi, collectible din to, guys, no? Mas gusto ng mga collector to lang yung luma. Vintage to, guys, no? Pencil sharpen na, no? Pencil sharpen. Ngayon, gumagawa ako ng aircon, Sabi ko, gusto ko mag-vlog, no? Kaya medyo maitim pa yung mga daliri ko, no? Ayan, guys, no? Matibay ito, ano? Matibay ito. Pure ano to, guys? Alum, no? Aluminum, no? Working to, no? Working. Ngayon, gagawin natin dito, no? Iipit mo ito dito, tatanggalin mo ito, no? Ayan, guys. Kapapasok mo yung pencil dito sa ito. Maglalakas ang gano'n, no? Tapos, ikutin mo na, no? Ito yung mga vintage sa akin, no? Ayan, ikutin na ito. Matibay yun. Nakita mo yung patina niya, guys. Sobrang luma. Sobrang luma yung mga patina niya. No? Sobrang luma. Kaya, ito yung, pero huwag yung babaguhin, guys. Huwag yung babaguhin yung, pag meron kayong mga antika vintage, no? Pwede, punas mo nasa yung alkabok, pwede naman yun. Pero yung pagtatapal kayo ng pintura o lilihain niya, medyo nawawala, bumababa yung ano niya, value niya, pwedeng, sabi ko, mawala na, tuluyan, wala na kasing bumili, no? Binungungot. O, ngayon, no? Wala yung composition to, no? Pero ito, highly collectible to, lalo na yung mga, ito kahoy pa to, guys, no? Kahoy to, ayan, ayan, no? Meron pa siyang, nabutas na kayo, ano niya nito, eh. Naiwan niyo, ano niya rin. Ayan, ayun, nandun yung guys, yung ano nito. Ayan, tinasahan ko pa. Ito yung kahoy niya, madali naman yan. Madali na, medyo hanyan. Pero, as long na hindi niyo pwede, huwag niyo talagang baguhin. Kung yun, mga konting repair, no? Pwedeng gawin natin yun. Pero yung totally na, halos mawala na yung pagkapatina niya, eh, no? Halos bago na siya. Hindi gusto ng collector, mas gusto niya yung luma. Pero kung naman yung masyadong mabaho, no? Hindi naman maganda kasi baka magkaroon tayo ng sakit, eh, no? Baka magkaroon tayo ng sakit, no? Linisin nyo, no? Spray. Eh, medyo, ano lang, no? Pamatay lang ng konting bakterya kasi minsan kasi may mga sinasabi, huwag masyadong, eh, kung may amag na, ay, hindi. Kaysa naman isakripisyo mo yung health ng pamilya mo. Diba? Mas mabuti nang mawala yung amag niya, no? Eh, bahala ka na paano mo didiskartehan yun, no? O, ilagay mo sa isang lugar na malayo sa pamilya mo, no? Kung medyo kinakapitan na siya ng mga mikrobyo o bakterya, eh, minsan hindi na worth it sa kanya, no? Medyo, mayroon naman tamang ano, susunod siguro yung napapaliwala na yung tamang panlinis, no? Pero, hindi pwede isakripis yung kalusugan, eh, kung madumi na yung isang bagay, yun, no? Kailangan, linisin natin talaga, no? Gamitan natin ng mga sanitizer na hindi madadamage yung pagkaluma niya, no? Ayun, guys, no? May presyo sa eBay to, guys. At magagandang collection to. Lalo na yung old, good old days, yun, no? Na pagbabalik sa isang taong nakongolekta na maalala niya, no? Stress reliever. Yun naman yung purpose kayo, bumibili yan. Pero the main purpose of why people buying that old stuff is to sell it again, no? Yung price niya mas investment, eh. No, depende nila kung sobrang dami ng pera niyan. Mostly ng collector naman. Kaya bumibili yan. Mas gusto niya yung na ibebenta niya pa ulit. Hindi yung... Meron naman talaga ayaw na pakawalan dahil memory, no? Stress reliever niya. Yung memory talaga naka-attach na siya ron, no? Pero sa karamihan naman talagang bumibili. Lalo na ngayon sa Pinoy Pornstar, meron tayo na si Toyo, no? Si Boss Toyo, no? Yung bumibili yun. Minsan magbibenta ako sa kanya, no? Pero minsan, yung katulad yung 5 piso ron, medyo may nagbentang isang bata ron na 5 piso. Yung expert din, yung mismatis daw, binipresyo ng 5 pesos din. Hindi naman makataro ngayon. Binili ni Toyo ng 40, 45 o 47 pesos ata, yun, 42, 40 something. No? Binili naman tao. So, para sa akin, hindi dapat ganun ng presyo. Bibili mo ng 1,000 eh, 1975. Tapos ang sabi ng expert, 5 pesos din daw, to 30. O 5 pesos ang unang sabi niya. Umay, kung ikaw makataro mga tao, high grade pa yung mga coin ng bata, eh. Diba? High grade. Hindi mo pwedeng presyo ng 5 pesos ng 1975. Alam mo magkano yung 5 pesos ng 1975? Sumasahod nga nung araw ng 3 piso lang, eh. Minimum wage na yun. Diba?
per day 3 pesos, marami na mabibili. Tapos ngayon bipresyo mo, yung copper nickel ng composition nyo, mas mahal eh. Mas mahal lang yan, laki-laki na limang piso. Kaya hindi ako satis sa agree sa sinabi ng expert na 5 pesos, ayaw pa mabili ni Toyo eh. Eh, gusto niya, ay, naawa yung bata, sabi, walang pamasa, eh, binili ni Toyo ng 1,000. Pero hindi, ganun ang value niyo. Hindi ganun ang value. Ang gaganda ng coin, halos hindi pa nga nagasagasan niya, halos hindi nga, di ba, umano sa market, siguro na-stock na matagal sa kanya. Pero 5 pesos, sabi ko, yung expert na yun, mukhang kailangan pa muna ng ano eh. Di ba, mag-aral, ay, opinion ko lang yun sa akin, ah, kasi kawawa yung bata eh. Di ba, napilitan siyang benta, 1,000. Sa 47 pieces, sa 45 o 42. Siguro mapanood nyo yun yung Pinoy Ponsan. Bago siya, ilang video pa lang yung ginagawa niya. Pero sana, yung presyo, totoo, no? Hindi yung scripted lang yung nangyayari ron. Eh. Kasi nga, minsan, puro rapper din yung mga, yung, puro hip-hop din yung nagbibenta. Eh. Sabi ko, doon tayo, maraming yung industriya ng mga gantong sitwasyon eh, tumagal. Kasi hindi tayo para lang for views of YouTube, no? Eh, marketing, no? Ay, sabi ko nga, sa views pa lang ng YouTube, panalo na siya rin eh. Kasi nga, kumikita na siya. Pero yun, dapat talaga, impresyon tama para maingganyo tayo. Nang ulekta ng tamang, di ba? Tamang koleksyon na hindi tayo magabyado, hindi rin tayo manlalamang, no? Pero ngayon, pipresyo nga natin ito, no? Sa eBay to guys, no? Maraming nagbibenta nito. No, maraming nagbibenta. Ito sa eBay guys. Itingnan natin. No? eBay kasi minsan. Sa carousel meron din nagbibenta. Sa carousel. No? No? Meron din sa nagbibenta ng ano eh. $80. No? Medyo maganda yung condition nito. No? Maganda yung condition nito. So, meron ditong $80 sa kanya. Sa US ata ito. No? $80. Yun. Magkano yun? 4,000 yun. O, masama pa ba yun? Pero maganda itong pencil sharpener niya. No? Vintage. No? Tapos shipping niya $35. Ma, mataas yun ang shipping. Tapos meron dito ano, $40, no? Dalawang, oh, halos isa lang naman ito. $40. Saka, no, yun, no? $40. $80. Meron din dito $74, no? Yun, pero marami pang iba. Yun lang inakita ko. $74. Tapos $40. No? $40, saka $80, no? Yun. Yung tatlo. Pero meron pa. Sa carousel, meron din ang bibenda nito. Kasi, alam mo, pag ito naging dumaan ka sa elementary, naging estudyante ko. Diba? Naging estudyante ko. Tapos, makikita mo yung mga ganyan na halos, guys, napasensya. Minsan talaga itong cellphone ko, minsan nawawala. No? Nakikita niyo mga memory ng mga kaklase mo. Eh. Diba? Ayun, guys, no? Gusto ko sana habaan itong video ko. Eh, no? Kaya lang, minsan na may target time tayo. Minsan napaparami ako sa adlib. Ngayon ko hindi ko man nasabi yung mga gusto nyong malaman, tanungin nyo ako. Lahat ng mga nagme-message sa akin, sinasagot ko, no? Lahat ng mga nagme-message sa akin, sinasagot ko. Kaya, huwag kayong mahiya. Ano sa akin yan? It's my honor, no? Na, mag-message kayo kasi nagpapasalamat ako manunood kayo sa akin. No? Ang hirap na labanan sa YouTube ngayon. Daming vlog at lalong pinanunod din puro sikat, no? Yun, na ano ko, $70 plus na $74 ata yan. No? Tapos saka $80, minsan naman $40, pero may iba pa. May iba pa, minsan sobrang taas na, o kaya, diba, mababa naman. No? Pero yung ganito eh, vintage eh, talagang may presyo to, no? Lalo na tingnan mo nyo yung ano ito. Pure aluminum to, no? Mag-message ka na kahit hindi na ganito, kahit ano. Sa mga vlog ko, gumagawa rin ako ng aircon. Kaya medyo madumi pa yung koko natin. No? Madumi yung koko natin. No? Nagagawa ko lang ng aircon. Silingit ko lang ito kasi matagal na ako hindi nag-vlog ko. No? Kasi gusto ko araw-araw. Siguro mga 3 days na, 4 days. No? Kasi bakit hindi ako nag-vlog? Gumagawa ko ng aircon saka nasunog yung lugar dito sa amin. Nasunog. Nawala ng wifi. Sunog talaga yung mga linya. Kaya ngayon lang naikabit. No? Kaya pinilit kong mag-ano. No? Yung consistent ako na may communication sa inyo. Kaya guys, no, hanggang dito na lang, no. Ayaw natin humaba yung video. Kung meron man ako nasabi na hindi nyo pa na, meron ako nasabi na gusto nyo itanong, mag-message kayo kahit saan nang binablog. Sasagutin na. Pag hindi ko alam, sasabihin natin ang ito, no. Kaya huwag nyo kalimutan ulit, guys, mag-subscribe kasi konti pala yung subscriber natin. Sinipilit natin at tutulong talaga tayo pag tayo kumikita, no. Salamat ulit, guys, no. Thank you.
Thank you.